and friends, good morning. I'm going to buy some boots here. Ako yung pinakamabait niyang ano. Ito ulit yung aking suki. Pinakamabait niyang delivery boy ng prutas. Ito yung binili ko na tinanggal ko yung mask para makita ko sa ano. Ito yung ano. Ayan o. Ito yung binili kong mangga, naalala nyo. Ay, hindi ko pa pala napopost. Ito rin po-post ko, iskami niya, no? Hindi ko pa nakikita yung... Hindi, kahapon ko lang ginawa. Hindi ko pa na-post, kuya. Ito yung mangga na binili ko na Cambodian na mango. Ganyan siya kalalaki, guys. Ayan, o. Ayan, ngayon, ang anuin ko ngayon, ang avocado. Avocado. Hindi ko pa nakita yung pinost mo kasi nakasubaybay. Hindi pa ako hindi ko pa napopost. Nakasubaybay kaya ako sa lahat ng vlog mo. Hindi ko pa napopost, kuya. Yeah, alin ba dito maganda? Ito dito maganda. Ayun, bibili ako ng avocado, 130 daw per kilo. Hilog na ba ito? Hindi siya overripe. Ito po naman. Magpapakita ko. Ito yung kuya na ano. Magkababayan po kami niyang may-ari ng vlog na yan. Magkababayan ko yung taga Bicol din. Isang ano namin, isang likway na. Kuya, baka naman pinagpipili ko dito, hindi kagandahan ito. Hindi maganda ito. Hindi kagandahan, hindi siya, no? Right. Avocado. Avocado na mayaman sa potassium. Ah, ito po yung ayaw ng matamis na saging dahil nga pag mataas ang blood sugar. Potassium nga bang, ano nito? Oo, saka ano, saka ano itong... mayaman sa protein na talaga sa ano yun. Oo, saka itong fatty acids, omega 3. Mayaman ito sa omega 3. Ah. Parang ano din, fatty acids. Ang omega 3 kasi ang source nun yung mga isda. Pero ito parang ganun din. Ayan o. Parang ano, ano nito, parang sa karne din. Di ba ano? Oo. Anong ayon yung... May ano ito, may cholesterol pero... Oo, parang sa karne. Natural siya, hindi siya nakakamasama sa high blood. Kasi wala namang chemical yan. Hindi, ang karne, wala rin chemical. Kaya nga lang... Ito. Yung bad cholesterol yung makukuha mo sa... Maganda ba yan? Evergreen ito. Sige nga, ilagay mo dyan. Ano pa? Magkano yan? Diyos ko, 2 kilo na yung kuya. Wala pa, isang malaki. Naku, mag-uubos na naman ako ng pera dito. Pinakang mabait kong customer dito sa Maynila. Naku, niwala kayo dyan kay kuya. Isa pa, 2. 2 kilo na yan? Kulang pa na isang guhit, kuya. Palitan mo ng malaki-laki yung isa para ma-exacto. Yung pwede nang kainin, habigan mo ko yung pwede nang kainin mamaya. Sige. Okay lang yan. Okay. Di ba kano na yan? Ano lang? 260 lang. Yan nyo. Isang araw, 260 na naman. Tapos isa pang makulit na may dadaan din. Ano ko ulit yan? Di ba nung ano, yung una, tapos isinerpost ko sa ano ko. Nakita mo? Oo. Isinerpost ko yun. Tonto, yung mga kapatid ko yung mga nag-comment na yun. Oo. Ito, 160 guys. Ay, buntik na. Buntik na. Buntik na bumagsak. Guys, bumili ako guys, 260 daw. Eh, si Jen, post ko din yan. Ayan, kinakain ko yun sa hapon, kahit hindi na ako magkumain ng dinner. Ano na siya? Si Jen, post ko yan. Ang inilagay ko dito na sugar ay muscovado, saka powdered milk. Ayan, 260 na. Sabangulin mo na ito, bigay ko sa'yo mura. Ay, naku kuya, tigilan mo ko. Ang dami kong prutas pa. Usa ba naman ito din lang pang ano, potasyum? Wala ako ng pambayad moment. Ito guys, yung binili ko na avocado. 6 na piraso guys, 260. Eh, nakita akong friend ko sa FB, si Miss Lani. Ang dami niyang ano, na-harvest na avocado sa kanilang bakuran sa may Quezon City nakatira eh. Sa may San Jose del Monte. Bulacan na yata, apart ng Bulacan yung kanilang ano. Ang dami nilang tanim sa bakuran nila, mga fruits, saka maraming kahoy, saka mga plants. Ngayon kahapon nakita ko nag-post siya, ano, 20 kilos na harvest nila na avocado. Ang gaganda yung pahaba. Yun yung, tingin ko yun yung klase ng avocado na ginagawang salad. Kasi maligat yun. Compare dito sa binili ko, ito pang kain lang talaga ito na ano, or pang flavor sa ice cream, or gagawa kayo ng ice candy. Kasi hindi ito guys, maligat, labsak itong klase ng avocado. So ito yung binili ko kani-kanina lang. Doon sa kuya na suki ko. 260 guys. 130 per kilo. Ayan. 3 piraso, 1 kilo. At kainin ko yung hinog na dito. Kakainin ko mamaya. At mayroon pang isang kuya. Yung isang suki ko rin. Maladaan yung mamaya. Mamilit na naman. Hindi muna ako bibili guys. At
Ito ma, 260. Hanggang bukas ko lang ito kakainin. Okay. Pinapakita na ko sa inyo na ano, na video ko na yun nga tungkol sa avocado. Kapiraso lang yun dahil kinuha ko yung ano niya, buto, ginawa kong tea. Mga pinakita ko lang. Ngayon, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng chia seeds. Tapos, milk. Siguro condensed milk ilalagay ko. Hindi na yung, hindi muna yung muscovado. Kasi nga, makikita nyo maitim. Pag muscovado ilagay ko, makasabi nyo bakit maitim. So, ang gagamitin ko, condensed milk saka chia seeds. Okay. Hello, chosen friends. I'm back. Actually, katatapos ko lang mag LS kani-kanina lang. Since, ayaw ko lang mag, ano, nakaganito na ako. So, tutuloy ko na, no, para mamaya wala na ako intindihin. Dahil once na itong avocado malipasan, hindi na siya maganda, no. So, ang ginawa ko, chinil ko muna itong mga to sa freezer ng mga mayigit 30 minutes, pati yung itong condensed milk ito, tira pa kasi ito nung ginamit ko dati, na condensed milk. Medyo yellow siya, no? Iba-iba ang ano ng condensed milk. Alaska yan. And then chia seeds. Ito po yung gagamitin natin, yung gagawa ko ng avocado with chia seeds. Pwede natin gamitan ng blender. Ayaw ko yung blender, gusto kong kainin siya ng gano'n, na ginagawa natin, na ginaganang ganyan. So, ito, chia seeds. Or chia salmon. Chia salmon po sa German. Ang mga anak po kasi nilalagyan ko talaga ng pangalan para kung may kasama tayong mga alien sa bahay, alien talaga eh. Naintindihan nila. Ito ang aking gagamitin na fresh milk. Anchor fresh milk. Ito pong available ko. Ito rin yung ginagamit ko sa milk kefir pag hindi ako makabili ng walang available na cow head. Almost same price lang sila. So, unahin ko muna. Guys, ganito ang gagawin ko. Unahin ko muna. Ito yung sangkala na para sa fruits. Itong gamit ko. Unahin ko muna ito. Nakaready na aking mga utensils dito. Unahin ko muna ang chia seeds or chia salmon. Maglalagay ako na 1/8 cup ito na chia seeds dito sa actually, marami ito guys eh. Sobrang makakabusog ito. Hindi ko kukunin yung 1/8 cup na pang sukat kasi marami ito. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang oh. Ewan ko nakikita nyo. Kasi mababa itong ano ng camera. Ayan. Ayan, itaas ko ng konti ah. Chia seeds. Ganyan po itsura ng chia seeds. Parang sa isang seeds siya na kulay black. Ayan. Okay. Then, ilalagay ko dito sa isang. Ilagay ko dyan. Ganyan po. Takpan ko lang ito. So, ginamit natin chia seeds or odo chia salmon. Okay, tabi ko lang dyan, no? Hindi na siguro kita dyan sa camera. Saka itong milk ang gagamitin natin. Ito na chilled ko na rin. Nilagay ko sa freezer para mabilis kasi nga naubos na yung nasa fridge ko na itong fresh milk. Pag pinakalo guys, natatanggal yung pinaka seal niya sa loob. Lagyan natin to mga abot dito guys kasi nga ito ang lakas sumuksip nito ng liquid sa loob na tapo. Okay. Sobrang lakas niya sumipsip ng mga liquid, ng milk. Oh, kasi pag hindi natin ginawa ganyan, tuyo-tuyo ang aking avocado na kakainin. So, haluluin ko lang, no? Ito ginamit kong teaspoon pang coffee na teaspoon. Haluluin lang natin dyan na ganyan. Marami siya guys yung nilagay ko ng chia seeds kasi nga parang kung sa ano, maalsa. Okay. Ayan lang natin ito na nakababa dito ng 15 minutes. Okay.
ko lang muna dito ang ating, lagay natin, set aside natin to, no? Lagay natin dyan. Okay, dyan lang. Dali lang isa. Check ko lang guys ang camera kung nag-function siya na maayos. And then mayroon ako dito ng jar. Kasi mas gusto ko siya dito halu-haluin, no? Yung avocado. Mas, ano po, saka para transparent, kita nyo. At anong jar, mas po transparent? Or kung mayroon kayong, ano, mayroon kayong, tawag dito, bowl na glass, para kita sa camera. Pero kung nakainin nyo naman na hindi naman kayo naka, ano, naka-light or nag-video, okay lang sa mga bowl. Piliin ko lang ito na ano ko na kanina. Yung kung alin yung pinakahilog, yun ang ulangin ko, no? Siyempre. Slice natin ang ganyan. Duwain lang natin ang ganyan para mabuksan, no? Kasi pag hindi hinog ang avocado ng mga sisi, guys, mangyayari niyan, mapait. Saka natin i-twist ng ganyan. Ayan, no? Tapos tagain natin ang ganyan. Ayan. Ganyan lang. Meron ako dito ng ano, isa pang kutsilyo na pang naku, napabaw naman masyado at nahirapan akong tanggalin ngayon. Napalakas yung aking pagtaga. Ayan, natanggal ko na, itabi ko dito. Siyempre, magbunas tayo. May nakaready na ako na tissue dito para pag nagdumi ang kamay ko, may pamunas ako. At ang mga kalat ko dito sa isang side. Ito pala yung avocado. Anong nagtiraso guys, ang gagamitin ko na ang nandito na avocado. Hindi ko gagamitin pala lahat. Ano lang. Dalawa or tatlo. Ito na yung isa na pia ko na, no? Ilagay natin sa isang tabi ang ating mga kalat-kalat. Okay. Since hindi ito yung ano, na klase ng avocado na maliga, kailangan, pwede natin diretso kutsarain or hiwain pa natin ng isang ganito. Hindi nyo nakikita guys, no, kasi malayo. Teka nga, check ko nga muna guys. I-off ko muna yung camera at tingnan ko kung tama ba yung pinagagawa ko. Okay. Pwede natin iwain ulit ng ganito. Parang yan. And then ito, ganun din. Napakadali lang naman guys, no? Tayo mga lumaki probinsya, napakadali para sa atin. Saka natin gamitan ito. Or, ganyan natin. Ayan, oh. Kita nyo guys. Ganyan lang, oh. Malinis ang kamay ko guys. At itong sangkalan, ginamit ko lang ito kahapon at iluwasan mabuti. At pag para sa fruits, ang aking sangkalan, para lang talaga sa fruits. Siguro hindi ko kailangan ito. Ganyan ang gagawin ko. Ganito. Pwede rin diretso ng kutsara. Kumitan natin ng kutsara. Igaganyan lang na natin ang ano, no? Kutsilyo. Ito kasi pang ano talaga ito. Ayan, no? Nakita niyo yung shape. Pang ano ito ng prutas. Ayan. Ganyan lang. Check natin. Baka mayroon pang mga balat-balat. Gusto ko kasi guys, isahan lang na gawa para wala na akong intindihin, marami akong dapat gawin. Since nag-ano na ako, nakaayos na ako. So, ginawa ko na yung aking LS kanina. Tapos, ito, binidyo ko na rin kasi nahinog na. Saka natin guys, i-slice ang ganito, no? Ganyan.
Hindi na ako gagamit ng sugar dito, guys. Oh, enough na sa akin yung condensed milk. Saka ilatin ilagay dito sa jar. Kaya ko sa jar, guys, nilagay. Kasi ito, hindi naman ako mag-ano. Idiretso ko na sana dyan yung chia seeds. Saka kulagay ng ano, ng itong fresh milk. Saka ilang i-chill ko sa ref. Palipasin ko na mga 1 hour, 2 hours. Saka ako kakainin. Tatakpan ko lang ito. Parang lumamig. Ganun lang, guys. Ang gagawin ko sana. Kaya jar ang ginamit ko. Since kailangan kong gawin ito ng ano, kasi nga, kinukuha lang ko ng video para sa aking content. Iba itong mga to, ilagay ko na sa ref para lumamig. Saka mas madaling haluhaluin dito, guys. Hindi siya magkakala. Ganyan lang gagawin natin, no? Pwede pa natin i-slice ito ng isa. Ganyan. Para madaling durugin, maliliit na talaga siya. Kailangan paghawak naman tayo, guys. Malinis ang kamay natin, no? Kaya nakaglaps tayo. Wala akong mabiling gloves, guys. Wala akong hanggang ngayon. Di pa ako makabili ng gloves. Wala akong mabiling malapit dito. Ay, ang dami na pala, guys, ang isa. Mapapalpas yung laman niya. Okay na siguro ito. Okay na yung ganyan. Isa lang. Hindi ko na iwain yung iba dyan sa susunod na ano na. Ayan, ang dami, oh. Lalagyan ko pa nito. Lalo siyang dadami. So, ganyan lang. Okay na, guys, no? Nakaready ang mga paggamitan ko dito. So, ngayon, punasan ko yung kamay ko. Walang sinasabi pa, no? At ito, hayaan lang natin ng mga 15 minutes hanggang sa ma-absorb niya yung milk. Or kung talagang ano, grabe siya mag-absorb at pag nilagay natin dito masyadong thick, dagdagan natin ng fresh milk. Or kahit yung condensed milk, depende sa panlasa niyo kung gusto niyo ng matamis talaga, kasi matamis. Ako kasi, guys, konti lang ang lalagay ko niyan. Pwede rin powdered milk. Lagyan niyo na sugar. Meron ako dito, ano, mas kubado ilalagay ko sana. Pero, since mga naan dito, hindi naman gaano ano, sa mas kubado, no? Parang bibira lang gumagamit ng mas kubado, yung mga health conscious, at yung talagang mga, ano, yan, gumagamit sila niya. Kasi medyo mahal lang mas kubado, guys. So, hindi muna, this time, hindi muna yung gagamitin ko dahil nga, majority, gusto talaga milk ang ilalagay dito. Meron tayong powdered milk, pwede. Then, nalagyan natin ng powdered milk. Pwede yun. So, ito, ginamit ko fresh milk dahil nga sa chia seeds. Tapos, saka, ang gagawin ko sweetener ay ito, condensed milk. Pwede rin naman lagyan ng condensed milk, lagyan nyo para ng sugar, pwede yun. Kung okay lang sa inyo, ha, na gusto nyo talaga, ati kayo sa matamis, ay, ang hirap. Ang hirap buksan, guys. Ito kasi di leftover ko ito nung ano bang ginawa ko. Kaya binuksan ko ito. Ito na matanda, guys. May leftover tayo na milk. Lagay lang natin sa jar. Para hindi siya masira. Ganyan ako, guys. Hindi ko tinatapon yung mga maliliit na jar. Kasi nga pwede ko siyang gamitin na lagay ng mga maliliit na mga bagay-bagay. Mga abugot or yung mga spices. Kaya ganyan, guys. Ganyan ako kasi, no? Yung alam kong mga useful sila, pinatabi ko para kailangan hindi ako mangangapa or maghahanap ng kung ano-ano at hindi na kailangan bumili ng mga lagayan na maliliit, no? Ayan, ganyan lang. So, after wala pang 15 minutes since ano, video nga ito, kailangan ko ano, haloy ko ulit, guys, ha? Ayan, no? Tingnan nyo, tumigas na siya. Grabe ito, mag-absorb ng ano, ng gatas. Gagawin ko sana, diretso ko dyan yung chia seeds. And then, lagyan ko ng fresh milk, lagyan ko ng condensed milk, lagay ko sa ref. Ganun sana gagawin ko. Pero dahil nga, ano, content ko, ganito ang ginawa ko. Binabad ko siya dito. Ayan, medyo na-absorb. Kasi, guys, pag hindi nyo ito binaba dito, diretso nyo kakainin. Pwede kayong magulunan, guys. Pwede magbara sa lalamunan nyo itong chia seeds. Kaya dapat gawin natin ganito. Ayan, no? Ano na lang? Malapot na siya. Malapot na. Kita ko sa inyo. Ayan.
Sobrang lapot na niya. Ito palang chia seeds, guys. Nabili ko ito organic sa Shopee. Hindi ko lang matandaan kung 380 ba siya or 280 yung bili ko. Per kilo, isang kilo, guys. Bili ko. Ito ay galing ng US. Alam alam ko kung maraming taniman nito sa bandang Texas, California, at sa Latin America, Central America, sa may Mexico. Maraming tanim nito. Chia seeds. Pagkain ito ng, alam ko pagkain ito ng mga ano eh, mga American, Indian, Amerindian. Sila yung mga native sa, Amerindian native sila sa Central America. So marami nito sa kanila. Sa Texas, sa may southern part ng California, maraming chia seeds. Organic ito, meron din hindi organic. So, ayan, matagal na yan. Early January pa ito binili. Hanggang hindi pa siya ubos. Pag naubos, bibili ulit ako. Kasi nga, isang scoop lang noon, 1/8 cup yun eh, yung pang scoop. Yan ito na siya, ang kalalabasan niya. At busog na kayo, guys. Sa mga nagda-diet, maganda po ito na pang-diet. Itong chia seeds, alternative sa cereal or sa rice. Ayan na, oh. Sobrang lapot na niya. Diba? Sa scoop lang nilagay ko. Ayan na siya. At pag nilagay natin dito, masyado pa rin siyang malapot. Pwede natin dagdagan natin ng fresh milk. Pwede po yung fresh milk na Selecta or Magnolia. Selecta, Magnolia, or ano pa ba? Your brand na fresh milk. Yung mga non-fat o yung mga slim pang fresh milk. Ito kasi, ito ang available dito sa akin, full cream. Full cream na 100% pure milk kasi ginagamit ko rin ito sa paggawa ng milk kefir. Kaya yan ang nandiyan sa akin. Pwede rin gamitin dito yung na-fermint na milk kefir. Hindi ko pa na-harvest yung milk kefir ko eh, kaya ito muna gagamitin ko. Inano ko lang yung sinamantala ko lang dahil nakabilis na ako at tapos ko lang mag-LS. So, tinuloy ko na, guys. Ayan, sobrang lapot na niya. Pwedeng kainin yung ganito lang. Ganyan. Lagyan nyo ng honey or sugar. Pwede nga kainin yung ganito lang. Guys. Kung talagang magmamadali kayo, ganyan lang. Kakainin nyo na. Ganyan. Wala nang maraming ilalagay pa. Pwede nang ganyan. Kakainin nyo. Ay na. Sobrang lapot niya na. Nagtuyo na. Kung tatagalan ko pa ito, guys, mamaya pa. As in, totally tuyo na ito. So, mag-add siguro ako mamaya. Pag ilagay ko dito, mag-add ako ng fresh milk pa dahil sobrang lapot na. Ayan, kita nyo? No? Subukan nyo rin, guys. Kumain ng chia seeds. Maraming po itong health benefits as at mga vitamins and minerals. Mayroon din flax seeds. Sa susunod, bibili ako ng flax seeds. Pakita ko rin sa inyo kung paano prepare ang flax seeds at kung ano mga health benefits at kung paano kainin. Ilagay ko na, no? Pwede na ito. Ayan, sobrang lako. Ayan, ang puno, guys. Kaya tama lang na isa lang na mapabili, ilagay ko. Kompleto na ito, guys. Andito na lahat ng hinahanap natin na complete meal na ito. Okay, sabi natin dyan yung ating mga ayan, saka natin ganyan. Pwede rin i-blender natin yung avocado dahil ayoko ng maraming hassle. Ito na lang, kanunin ko na lang kasi hindi naman lahat dito may available na blender sa bahay. Yan, ito na lang gawin nyo, guys. Saka pag ginuyan natin yan, para na rin para na rin na blender, no? Ayan. Lagyan ko na ng milk para sabay-sabay na silang mahalo dyan. Alam niyo kasi, guys, pag kumaano ako ng milk na ganito, para akong inuubo. Tama na yan. Patamis na ito masyado. Bahala kayo kung ano paraming milk ang gusto ilagay. Medyo yellowish yan, no? Pag ibig sabihin yellowish, hindi naman ibig sabihin na expired na.
May mga milk lang talaga na gano'n. Condensed milk. Sa bago ng ugali ngayon ni Eugene, wala nung dumating yung puti. Every time nagbibideo ako, nung pansin is may lagi kasama sa topic ang mga ngayon. Nagbago na siya ngayon guys, napansin yung din na niya ako nilalapak. Parang nag-ano kasi siya dyan, nagtatampo siya dyan sa maliit na minin. Kasi parang naisip niya, ang atensyon namin na ano sa bulilit na minin na sobrang kulit. At lahat inaagaw sa kanya, laruan, pagkain, higaan, kung saan siya umihiga, inagaya ng minin na maliit. And guys, so yung isa, ang dami niya na, oh. Ano ito, itong jar na to? Sa ano to? Sa Kraft. Kraft na brand na yung may mayonnaise, may mga spread. Marami akong ganito. 12 pieces ang available ko na ganito. Inipong ko. Maganda yung ang cover niya sana, yung tulad sa Lady's Choice na plastic. Kaso lang ito, ano, oh, tin. Din ang ano niya ganyan. Parang hindi siya talaga na sasaradong mabuti na yung tight. Na hindi siya sisingaw. Tikman ko nga kung matalis na. Kung ito yung maligat guys na ano, kailangan talaga nito blender. Ayan mo, malapot masyado. Tikman ko ako matalis na. Tabang pa rin guys. Sarap. Dagdagan ko ng milk ha. Pwede instead na dagdagan nyo ng milk, dagdagan ng sugar or yung sugar na gusto nyo. Pag nilagyan ko kasi ito guys ng bra, ng maskubado, parang makulay, ano siya, maitim. Masabihin nyo na naman pag kanyan yan. So, wag na lang. Okay na ito. Ito lang, ano naman ang ano na yung condensed milk, ang base din ang, ano naman nilagay dyan na pampatamis. Sugar din naman, di ba? Eh, dyan na lang ako. Para wala nang maraming ano, wala nang maraming hassle. Kain na kaagad. Malapit na guys, mag-lunch time. Tapos kakainin ko to. Kakain ako nito mamaya pa. Mamayang mga 2 or 3 nang kakain ng lunch. Tapos hindi na ako kakain ng dinner. O, ito na guys, oh. Kasi nga, mas magandang haluin dito, hindi makalat. Ganon-ganon nyo lang. O. Tapos pag hindi nyo naubos, lagay nyo sa fridge. Okay na. Ayan, oh. Sarap ito, guys. O, sarap. Alisin ko muna itong sakala na para okay naman na tingnan. Sarap, guys. Hindi siya sobrang labsak, itong avocado. Hindi ka tulad yung nabili ko nung nakaraan. Na parang pag hindi mo talaga pwedeng yung ganong ginawa kung tinanggal ko yung balat, hindi mo gagawang ganon. Sobrang hinog. Saka malabsak yung ano, ng avocado. Ito medyo maligat pa ng konti. Sabi ni Kuya, ito daw isa, evergreen. Evergreen daw ito. Ewan ko anong ano. Siguro ito yung ano, maligat na avocado. Kasi yung alam ko guys, yung ginagawa talaga sa lahat, yung green. Green avocado or yung kulubutsong balat na avocado, yun yung ginagawang salad. Okay, umpisa ko na. Sarap. Sarap guys. Tumanda ko, hindi ko maasahan kumain ng ganito. Ito yung napakasustansya, mayaman ito sa ano? Potassium. Tapos, yung ano, natural oil, ano tawag dito, omega, di ba omega 3 na kukuha sa ano, fatty acids, ito, ayan, sa fatty acids, sa kano, di ba yung omega 3 na kukuha yan sa ano, sa fish, ito yung, may ano, may ano siya, may oil, na essential, yung maganda sa health, hindi katulad ng karne, may cholesterol ito na, good.
yung sa karne naman, hindi siya good, but siya nakaka, nakaka, ano, nakakataas ng pressure ng blood. No? Bawal sa mataas ang cholesterol. Yung mga pagkain na taba ng galing sa chicken, sa pork, saka sa beef. Ito, hindi. Yung kanyang, kahit na high blood ka, o mataas ang cholesterol level, okay lang. Kumain ito. Walang masamang mangyayari sa atin. At kung mataas naman ang ating blood sugar, pwede tayong gumamit. May mga natural guys na ano. Ang alam ko ay nabibiling ano eh, yung stevia powder na alternative sa sugar. Yun, pwede rin gumamit tayo nun. Siyempre kahit ano pa rin yun, matamis pa rin. So pagka diabetic ang ano, tataas pa rin talaga blood sugar. Sarap guys. Sarap. Tamang-tama, hindi ako kumain kanina ng heavy na breakfast. Kinain ko lang masip malabon. Saka nag-inom ako ng coffee. Tapos ito na yung kasunod. Tamang-tama. Walang ganong ano. Tapos mamayang gabi, hindi na ako kakain. Kasi nga, kakain ako mamaya mga 3 o'clock. Kakain ako ng heavy meal na dapat for lunch. Yun na yun. Ano na kasali na ang dinner doon sa kain ko ng alas 3. Sarap. Kapol. Minsan guys, pag ako na-interrupt, di ba naka-live ako, minsan nag-ano, may mga tumatawag sa akin na ano, mga gumibig na na-interrupt, umaalis minsan yung mga viewers ko. Sana maintindihan nyo ako guys, no? Ganun talaga pag naka-live. At wala naman ako, yung anak ko doon nandun sa loob, hindi ko naman maano, at hindi ko yung maasahan pagdating dyan. Ayun, kung anong bibilhin, na mga ganito na po, wala yan. Okay lang kung babayad sa Shopee, yung mga delivery, okay lang. Pero kung bibili mismo ng mga, yung mga nagala ko, hindi. Hindi ko maasahan yung anak ko. Baka kung anong lapputin, minsan din mga nagtitinda, hindi rin yan magbibigay ng ano, kung anong bibili, di marunong. Kaya ano, na-interrupt ang aking pagla-live minsan. Minsan may dumadating, walang tao, kaya umaalis sila. Sarap guys. Siyempre sa mga ano, dito pwede dahil nga may milk. Yung mga, yung tawag dito, di ba bukod sa vegetarian, mayroon pang vegan. Yun yung hindi kumakain ng mga dairy products, ng meat. Yun yung mga vegan. Para sa akin, di rin maganda yun. Kasi nga, hindi balance yung i-balance yung mga nutrients na kailangan ng katawan natin. Kung puro lang gulay sa kaprutas ang kakainin natin, kailangan din natin ng mga dairy products, konti-unti, tulad ng milk. Tapos hindi pa tayo gaano nainitan, kailangan natin ng pagkain na may source ng vitamin D. Kung ano naman, kung meron tayong lactose intolerance, meron din naman mga milk na lacto-free, di ba? At pag yung ano, tulad ng milk na to, pinermit nyo ng may milk kefir grains, yung lactose niya guys, wala na guys, pwede nang uminom yung mga may lactose intolerance, yung milk kefir. Yun yung maganda yun sa mga may lactose intolerance. Sarap guys.
ano ito, mas masarap itong avocado na nabili ko ngayon kaysa yung nakaraan. Nagkinuha ko yung seeds. Ako talaga guys, adik ako sa prutas. Inaabangan ko nagtitinda ng buko, di dumadaan. Dati araw-araw yung dumadaan eh, nung kasagsagan ng tag-init. Ngayon bihira na lang. Araw-araw yung dumadaan si Manu. Minsan yung anak niya na nagtitinda, hindi naman sumisigaw. Hindi ko napapansin. Sarap guys. Meron ako mga videos na naka-upload sa YouTube tungkol dito sa chia seeds at na ano ko doon. Yung mga health benefits at yung mga kung ano mga vitamins and minerals meron ang chia seeds. Basta ito, maganda ito sa mga nagda-diet at alternative meals sa mga cereal or sa mga pasta sa rice. Sa atin rice, no? Kasi yun ang ano natin, kumain ng parang sa atin ng mga Asian, hindi nawawala sa lamesa natin ng kanin. Ito nga sa atin, 3 times a day, kumain tayo. Yung mga hindi sanay sa ano lang pag, na style ng pagkain natin. Masabihin, ba't ganun? Kumain na tayo ng rice kanina, rice na naman ngayon. 3 times a day talaga na rice kinakain natin, no? May ulam lang. Kasi sa ibang mga ano countries, kaya nila ulam lang talaga. Walang kasamang kanin. Sa India naman, may niluluto sila na parang flour. Hindi ko alam kung ano yun. Mga nasa Himalayas, mga taga Bangladesh, India, ay niluluto sila na parang flour. Parang sinasayin din nila. Yun ang pinakakanin nila. No? Ano kaya yun? Flour ba yun? Or gawa ba yun sa anong klaseng starch? Pero yan yung pinakakanin nila. Sarap na sarap din sila. Instead na rice, na katulad sa atin. Basta mga Asian countries na ano sa rice, in Japan, Taiwan, China, in Vietnam, Thailand, Indonesia, yung mga kan natin, mga malalapit dito sa ating mga bansa, ang Korea. Pero sila guys, kung kumain ng Japan, Korea, kumain sila ng rice, hindi katulad natin wagas, no? Parang mas marami tayong kumain ng kanin kaysa sa ulam. Pero dapat pala, magkakain tayo ng rice, kung kailang, mas marami ang gulay. Kumbaga, maliit na portion lang dapat magkakain natin ng rice. Alam niyo ba dati, ginagamit ko ng plato, ano? Yung may section, yung square na plate ang gamit ko, na dyan pa nga eh. Nung kasagsagan pa talaga ng mga nararamdaman ko. Alam nyo ba guys, ano? 4 yun na section, ang pinakamalaki na section doon, ano? Gulay. Yung sunod doon, sunod na ano, ang nilalagay ko na marami yung ulam na it's a fish or karne. Pero yung karne na ano, konti lang, fish. Marami talaga kumain na isla. Tapos saka yung kanin, tapos prutas. Kaya yun, ginagamit ko pa rin yung pag-isip, pag naisipan ko, yun na yung sukatan ko. Yung pinakamaliit doon, yun yung pinaglalagyan ko ng kanin. Tapos ang pinakamalaki, kasi sa atin, usually, baliktad ng pinakamalaking ano doon, section, yun doon natin talaga yung kanin kasi mga 2 cups, no? Or isa't kalahati, 2 or more. Ako guys, ano? 1 cup lang. Hanggang dyan lang ako. Hindi ko na, ano ang sarili ko na. Isa nagagawa ko rin pagka talagang sarap na sarap ako sa pagkain. Talagang hindi maiwasan guys. Pero hindi lagi. Minsan lang nangyari yun. Kasi nung talaga ang ano ko, malakas ako kumain ng kanin, kahit konti lang ang ulam, mali pala yun. Mali pala guys. Pero yung kinasanayan natin, di ba? At
konting ulam lang, maraming ka, nabusog ka na. Ang importante, mabusog ka. Kasi nga, hindi naman tayo mayaman. Mahirap lang tayo. Kung ano lang yung ano dyan, may lasa lang yung kanin natin, okay na, di ba? Pero yun yung gamit ko dati. So, ngayon, dahil nga, marami akong time na nasa bahay lang. Ang aking araw-araw, dito lang uminom sa bahay. Natutunan ko guys na anuhin yung pagdating sa pagkain. Kahit itong anak ko, tinuturuan ko siya. Pero ang tagal, kasi ang bata pa, wala pang ano, mahirap na anuhin sila na ganito ang dapat na ano, na tamang pagkain. Bago lang na dumating yun, kasi sa kalamba itong anak ko na to, doon yung nag-aral. Bago lang siya dumating dito, parang ano pa siya, dahil nga, syempre, nag-adjust din siya. Ngayon, natutunan rin siya. Saka, kumain talaga kami, guys. Ang konti lang. Ang konti namin kung kumain. Ako, pahirapan kung paan namin ubusin ang ulam, ang kanin, laging may tira. Kaunti na nga lang, may tira pa. Tulad kanina, hindi ako kumain ng rice. Ito rin ako, hindi kumain ng rice. Mamaya nga, hindi pa rin kami kakain ng rice. Pag hindi ka sanay, kasi nung hindi pa ako sanay, guys, na hindi kumakain ng rice sa gabi, talagang nagigising ako ng ating gabi para maghanap ng kanin. Pero ngayon, sanay na ako. Walang kain-kain ng kanin. Sanay na kami. Pasanayan lang yan. Basta ang importante, may laman ng tiyan mo. Kasi nga, talagang gigisingin ka na kumakalaman siguro ako sa ating gabi. Kumain tayo ng konti lang sa gabi. Sa umaga, pwedeng kumain tayo ng mga gusto natin. Na ano, kasi nga, di ba, active tayo maghapon. Sa umaga, dapat ang pinaka maraming kain natin. Tapos susundan natin ang tanghalian sa gabi, kahit ano na lang, light na lang ang kain natin. Or sa amin, sa akin, totally wala na. Kahit lang ng biskuit or inom ng milk, yun na. Yun na, ganun lang ang aming hapunan ng anak ko. Nasanay na rin siya. Kasi nga tinuturuan ko nila, ayoko matulad sa akin, nagkaroon ako ng acid reflux. Kasi doon guys, gawain ko pagkakain, kakain ng hapunan, ihiga, habang nanonood ng TV, doon. Yun guys, ang pinaka masamang habit na dapat huwag natin gawin. At pagkatapos natin maghapunan, 30 minutes pa lang, ay gana tayo nanonood ng TV. Wow! Pwede tayong humiga pagkatapos natin maghapunan after 2 hours, 2 to 3 hours. Yun, pwede na tayong humiga. Kahit hindi pa tayo matutulog, basta humiga tayo kasi akit yung acid. Akit ang acid natin hanggang dito. Kaya yun, doon nag-trigger ng gusto ang aking acid reflux. At the same time, nag-re-maintenance pa ako ng gamot, yun yung nakasira. Kasi ang ano eh, ang mga gamot tapos ng acid sa aking sigura, pag nagsama-sama yan dyan, mag-away-away na sila, yung mga gamot, yun. Akala nyo nun, pagpating ng acid reflux, kapag ako lumigay, akala mo itong dito ko sinusunog. Para may ako yung lalamunan ko. Kaya na-apektuhan guys ang aking vocal cord, hindi lang dahil sa thyroid issue ko, kundi sa acid reflux din na parang itong nasira itong aking vocal cord sa sobrang acid. Kaya pag ako nagsalita ng mataas or kumanta, sumasabit ang boses ko, hindi na tulad noon. Kaya hirap. Kaya habang wala pa tayong health issues or mga problema ng tulad, sinishare ko sa iba guys para kinakaiba tulad sa akin. Ang iba kasi ako bata, pasilang, abuso, pag nagkakaedad na sa kamo lang marirealize. Ay sabi ko nga dito sa mga anak ko, swerte nyo dahil naranasan ko, kumbaga na ituturo ko sa inyo, kasi nung mga panahon na wala pa akong nararamdaman, nung kabataan ko, hindi ko alam yan. At ang lagi naman ako, hindi ko naman halos kasama yung mga magulang ko. Hindi ko talaga sila ano, hindi ako nagabayan, wala rin naman silang alam tungkol dyan. Kaya ito na na-experience ko, na-share ko sa mga anak ko. Kaya sabi ko sa kanila, swerte nila na, kung isa pinagdadamutan ko ba ng pagkain, dahil ang daming pagkain dito sa bahay. Sabi ko, hindi sa pinagdadamutan ko pa yun ng pagkain, kundi gusto kong mangyari, huwag nilang maranasan yung naranasan ko. Kunti nila ito guys, busog na ako. Mangingitim kasi ito guys, pinatagal sa rep, makikita nyo maitim na. So, tiisin ko na lang din, ubusin ko na. Kaya nga, mamaya ako kakain ng lunch. Mamaya, alas 3.
Tapos kunin ko inom ng tubig. Wala na akong makain na iba. Ayun si Kuya. Teka lang Kuya, yung binili kong mangga. Yung kuya na ano, yung kuya na binitigyan ko na pagkain dito, yung na mild stroke siya, nakakalakad siya pero ika-ika. Tapos yung kabilang kamay niya, hindi niya na maigalaw. So binigay ko yung ano, saka pinatapon ko na rin yung konting basura na nakasabit doon. Kasi nga, sa Sunday pakukuha ng basura dito. At yun naman kuya na lagi ko yung binibigyan ng ano. Na ano niya siguro minsan nakalive ako, pinatawag ko siya. Lagi ko yun, siya yung ano. Siya yung deserve sa mga kapitbahay ko. Kasi nga may isa pa kong kuya dito na kapitbahay. Wala na siya. Dito sa may internet cafe, yung may-ari niyan. Umuwi siya ng province nila sa Bayot. Yung Paisiha. Sabi niya babalik siya ngayong June or July. Kasi nga tapos na yung magtatanim sa kanila ng palay. Binibigyan ko rin yung si kuya. Matandaan na. Tapos, ngayon ito, na ano, dito ko na, nung umuwi si kuya, matagal yung umuwi, after December pa yan, ano, mga January, or February siya umuwi. Ngayon ito, si kuya na ano po, kaya kung ano mga sobra dito sa bahay, doon ko binibigay. Kaya nga minsan sabi ko sa amin, nandito yung mga, kung kapitbahay ko lang mga kamag-anak sa probinsya, namimiss ko sila. Although wala tayong perfect na relationship sa family natin, no, may mga hindi tayo pagkakaintindihan minsan, dahil na, normal naman yun. Dahil yung mga parents ko, miss ko sila na sana kapitbahay lang kami para kung anong pagkain dito sa akin, pagkain din nila. Kasi nga kung ito ng mga kapitbahay ko, ibibigyan ko ng ano, sa kanila na ano, yung mga magulang ko matatanda na, hindi na rin sila ganun paano na ano. Kaya kailangan nila talaga ng ano, na yung kami guys sa magkakapatid. Kumbaga, ako lang ang babae, kaya kumbaga sa lahat ng ano, ako yung nag-ano sa magulang ko na naisip ko sila, yung pag-ano sa magulang. Nandun naman kasi ako guys dito. Lagi kaming hindi magkasundo ng nanay ko. Sinabi ko pa talaga dito, no? Private life ko. Pakyaw lang ba? Pag naandoon, hindi talaga kami ano, kasi nga may mga bagay. Ako talaga guys, kasi strict ako sa lahat ng bagay. Kaya sabi ko sana kapitbahay kami para tirang ko na lang sila ng pagkain, wala na silang intindihin, kakainin na lang nila, ako magbabayad ng mga bills nila, wala na silang intindihin, talagang ano na lang. Although nag-ano sila, nagtatrabaho sila sa bukid, kasi nga yun ang ano, hindi pwedeng pahintuin guys, magpatatanda na kasi mamihina sila, kaya hinahayaan namin, kaya, pero dapat ingat lang din na madula sila dahil matanda na, marupok na yung mga buto-buto nila. Kaya sabi kong kapitbahay ko lang sana, natirang ko na lang ng pagkain. Wala na sila dito. Ako na ang nagbabayad ng mga bills nila. Wala na.
Lalo sila, hindi na nila inting pagluluto. Ako na lahat. Ibibigay ko na lang sa kanila. Luto na kung anong mga kinakain ko. Tuloy mga putas na yun. Sagana sila. Kaya ka lang alayo. Alayo, guys. Sa province na sa Bicol, sa Kamsun. Ayoko rin naman tumira doon. Ayoko, guys. Dati noon, naisip ko na nga, naamoy na ako doon minsan. Minsan naisip ko rin, pwede ako umuwi doon saglit lang, 2 weeks lang. Pero yung titira doon, ayoko. Ayoko, guys. Mas ano ko pa rin dito, gusto ko na ganito na nandito, malapit lang sa kung gusto kong pumunta ng mall, malapit lang. Tapos yung mga anak ko, ano na rin dito sa ganitong lugar. Mahirap nang mag-ano ulit sa probinsya. Yun lang ang para sa akin na ano. Pwede doon, magbabakasyon lang. Pero kung doon talaga titira, hindi siguro. Hindi, for now, yun ang masasabi ko. Hindi, gusto kong ano, siguro pagka, yun nga, mayroon kang ano doon na may bahay ka, uuwi ka lang paminsan-minsan. Bakasyon ka ng 2 weeks, tapos balik dito. Ganun lang. Pero yung doon, totally titira, layo sa airport. Airport talaga naisip eh. Feeling ko mas napalayo ako sa hobby ko pagka doon sa province. Kung layo ka sa airport, yun ang iniisip. Yung agad ang pumasok sa isip ko, pagkuma ko sa province, layo sa airport. Friend ako, nalagay akong encourage. You should move to the countryside so you can plant anything. Yung mga yun na, I can plant anything, sabi ko ganyan. Dito, pinipilit ko magtanim, hindi naman pwede. Yung sinasabi niya sa akin pag nakita niya yung mga videos ko. Move ka na sa countryside para ano, makapagtanim ka ng mga, makapag-ano ka ng garden, ng vegetables, makapag-alaga ka ng mga animals mo, tapos yung mga pets mo, malaya sila. Sabi ko siguro, sabi ko lang yun dahil nandito ako, pag nandito naman ako, magbabagong isip ko, mas pipili ko pa rin dito sa city na matingay. Itong lugar ko na to, kahit ganito lang ito guys, gusto ko na dito, alam niyo kung bakit. Ay, ito paano, may napaglalagyan ako ng mga plants, tapos ang lapit lang ng, ang BGC malapit lang dito, tapos ang ospital ang lapit lang, walking distance, yun. Ang Makati, walking distance, doon ako namamalengke. Yung guys, kaya parang iniisip ko, napamahal na rin ako sa lugar na to. 5 years na ako na nakatira dito sa Pateros. Ano na ako ng Pateros? Resident. Resident na ako ng Pateros kasi nga dito na ako bumuboto. Parang sabi ko, mahal ko na itong Pateros. Tahimik, hindi gaano maalikabot. At naano ko lang yung mga tao dito. Sabi ko, pag lumipat ako sa ibang lugar, papalibago isama na naman sa kapitbahay. Kaya ano, napamahal na rin sa akin ang lugar na to. Kahit hindi ko alam ang mga pangalan ng kapitbahay ko, kabati ko sila, at minsan nagbibigayan ng kung anuman mayroon. Kaya, ano na rin ako dito sa lugar na to, napamahal na sa akin. At hirap na rin akong iwanan. Siguro kung may magbibenta ng property dito, kailangan na dito mga 3 million at pataas. Kung may magbibenta dito ng bahay. Bahay yun na hindi pa talaga magandang bahay ah. 3 million. Manay na ba ka? Naubos ko na. Naubos ko na guys. Subusog na ako ngayon. Ang gagawin ko, gagawa ng mga dapat gawin. For today, weekend, no? Friday. Then bukas Saturday. Mabilis ang araw guys. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2022, no? Hindi ko may mga ano yung bibig ko. Mabilis ang araw, parang tayo na lang nag-year. Ngayon, 6 na buwan na lang na naman, magto 2023 na. Bilis!
Pero po guys, kung ano-ano, basta update ko na lang kayo kung anong latest lagi. Ayoko mo na magsabi. Kung anong mga plano-plano natin sa buhay. Basta dito lang muna ako sa YouTube, busy-busyhan. Kung ano lang nakikita niyo dito, yun lang. And dito lang guys, kasimple ang buhay ko. At ako kasi yung maliit lang na bagay, masaya na ako. Kasi nga sabi nga nila, pag namumuhay tayo ng simple lang, less stress. Di ba yung mga mayayaman, kahit marino sila, daming stress sa buhay. At kadalasan nga sila pa yung may mga, tinama si Chris Aquino guys. Ito kasi si Chris Aquino, sorry ha. Ito kasi si Chris Aquino, mayaman na nga. Kung bakit pa naman, di ba pinanganak naman na sadyang mayaman na. Yung time na ano, kabataan niya, di ba talaga namang ano siya, payod marino, halos wala ng tulog, kala mo naman talaga nga kailangan ng pera. Para pang ginawa niya, hindi lang dahil sa pera, kundi for ano din, for fame, no? Para may gusto rin siyang patunayan sa sarili niya. Ang problema nga, ito na, parang yung lahat ng kinita niya, sa ano niya, noon, hindi lang yung, dahil sa, yung pera ba na pagpapagamo, kundi, di ba, yung nga, di ba, hindi niya na maano yung sarili niya dahil nga sa sakit niya. Kasi nga, kinukwento nito dati, nung pinapanagkwento David Chris ba, noon mga programa niya dati sa TV. Kasi nga ito, ang dami nitong program sa TV, di ba, mayroon pa ito dating teleserye, mayroon pang mga game show, mayroon pang talk show. Diba, halos sa ABS-CBN, ang dami niyong program. Halos hindi na siya natutulog. Sinasabi nga niya, natutulog daw siya, mga, ano na lang, 3 to 4 hours. Imagine mo yan, ang yaman-yaman, tapos gano'n. Ang problema guys na, mayaman nga tayo. Hindi naman natin madala sa mukha yung kayamanan natin, diba? Ngayon, ano na siya, 51. Tapos ganyan ang kondisyon niya, diba? Grabe, no? Ang sakit niya pa naman, napakaano, yung talagang mahirap kamutin. Ang hirap na inabuso yung katawan nung time na kabataan niya pa. Tapos ito na yung pinagbabayaran niya. Saka inaano ko rin ito kahit na sakit ko, kaya siguro ang dami yung nararamdaman dahil nga nagmi-menopause. Eh syempre mapera. Alam niyo guys, masasabi ko lang sa inyo, pag mapera ka, lagi kang ano sa doktor, kung ano-ano nang sasabihin. Hindi sa inaano ko yung ano ng doktor, kung ano-ano nang pasabihin sa'yo. Ikaw na, dahil may pera ka, kaya mong gastusan, ala, sige. Punta dito sa doktor, lahat na lang magagaling na doktor pupuntahan. Kasi ito guys, kwento ko sa inyo. Yung nanay ko, sumakit ang tiyan niya. May ano siya, may nung in-x-ray, ano ba yung tawag? Ultrasound. Yung ultrasound siya. Ano bang ultrasound na ginawa? Hindi naman colonoscopy ba yun? Basta tinignan yung loob ng ano ng nanay ko. May nakita sa kanyang liver na ano, na mga bubukong abscesses. Meron siyang liver abscesses, tapos yung kanyang bile, mayroong ano. Yung bile yung parang, ano yun eh, yung niya tayo nagkoconnect sa ano, galing sa abdo natin papunta sa liver. Mayroong mga, ano dyan, mga bukol. Alam mo, sabi ng doktor, urgent ng opera. Ano na yun ah, 6 years ago, kasi nga, nangyari yun after ng election noong 2016. 2016 yun, nung si Duterte nanalo, after ng election. Yun yung natake ng sobrang sakit na nanay ko. Kala namin matutuluyan na. Yun nga, ang naging result. Alam niyo kung pina-opera siguro yung nanay ko. Siguro wala na siya ngayon. Kasi may friend ako, kasama ko sa nursing. Ganun din yung naging ano ng tatay niya. Alam niyo pina-opera kasi nga, may ano sila eh. Talagang sobrang paniwala sa doktor at financially stable naman talaga. Kaya nila. Pina-opera yung tatay, namatay. Siguro kung pinagawa rin namin yun sa nanay namin, siguro wala na siya ngayon. Kasi nga guys, may mga ano na, minsan lalo na lumalala dahil nga sa ano na sa atin ng doktor, kung ano-ano nang gagawin, ano-ano nang sasabihin. Kaya ganyan, ito si Chris Aquino, inaano ko dito guys, ano to, parang dahil lang sa pag-menopause niya, kasi 51 na ito eh. Pag nag-menopause katulad ko, nag-menopause, ang dami rin nararamdaman, ay Diyos ko guys, lahat na ng doktor dito sa pateros pinuntahan ko, at ang laki na naubos kong pera. Ang laki. Kung alam nyo lang, dahil nasa nararamdaman ko, parang ako, parang Chris Aquino din. Kasi Chris Aquino may thyroid issue din.
Hindi kaysa inaano ko yung ano ng doktor, ha? Mga doktor, talagang kailangan natin. Pero kung lahat guys, i-ano natin sa doktor, lahat, ano? Naku, talagang matutuluyan tayo, mamamatay tayo ng maaga. Minsan lumalala sa tip natin dahil sa kanilang mga ina-advise sa atin, ang sinasabi, ngayon, pakikiramdaman natin ang sarili natin. Ano ba, ito bang gamot na to? Ganito ganyan. Hirap, no? Ang hirap din pag marami kang pera kasi lahat ng magagaling na sinasabi mo sa ina doktor, pupuntahan mo. Kung ano-ano ng findings. Mamaya, ay naku, ang hirap din. Kaya maraming inano ng doktor na tinaninga na ngayon buhay, puro buhay pa hanggang ngayon. At sinabi din na pag hindi ginawa yan, pwedeng mamatay o mauwi sa ganito. Pero hindi ginawa. Ang tagal ng buhay, inabot pa ng ilang years, dekada, 20 years, 30 years. Diba? Tulad yung nanay ko, isang halimbawa. Ang nanay ko is 84. 84 years old na. Yun nga, sinabi ng doktor na kailangan daw sa lalong madaling panang operahan kasi sumasakit yung tiyan niya eh. Ewan ko pa kung ano talaga doon, ang ano ko dito sa nanay ko, talaga sakit niya na yun, na may, ano yung laging, parang ako din, may gut issues, na umiinom nga lang yan ng gamot na ano, kaya lang nung time na yun, parang na-trigger, dahil nga kumakain siya, nandun ako eh, kumakain siya ng mga mamantika, lagi ko bumibili ng mga karne manok, baboy, parang na-trigger doon yung nanay ko sa mga pagkain na yun. Sabi ko, hindi na kaya ng nanay ko, huwag nang operahan dahil matanda na. O diba hanggang ngayon, 6 years, buhay pa yung nanay ko. Kaya sabi ko, talagang ano, minsan pwede natin ano na lang sa pagkain, natural food. Kung tayo mag-focus, gulay, isda, yung isda na ano guys, ang isda ng dagat, depende rin sa isda na makain natin. Huwag yung mga isda na may mga mercury. At, yung mga nag-provincia, mga gulay hindi naman ano sa mga chemicals. So yun yung mga advantage na kung may tayo mga issues, kumain tayo ng maraming gulay at butas at ilagay sa tama. Kaya very grateful kami na ano, hindi nga namin yung sinunod ano ng doktor na sinasabing operahan. Kaya hanggang ngayon, nanay ko ayun, malakasagalo pa rin sa bukit. Nabanggit ko guys kasi nga naano ko yung pagdating sa pagkain. So, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat guys. Sa pagsama niyo ulit sa akin, sa pagkain ko ng avocado, yung mangga binigay ko ng Marquilla. Maraming salamat. Bye bye, have a nice day.